Carbs, my name is Malaya, and let's get social. So for today's video, I'm gonna be answering some of your questions. So saway pagdugay, let's get into it. Charming Pua, celebrity crush. It would be Jerry Corrales. Siya dyan na akong childhood crush. Yun from pangako sa'yo pa. Silang testing her mo sa hangtod ka ron until now. Siya pa din. Kasi sobrang guwapo niya. Simple lang yung mukha niya. Lalaking lalaki yung mukha. Alam mo yun. Tas moreno, matangkad. Bad boy look. Ganun. So crush ko si Jerry Corrales. From JR Maldito, Gloria. How do you deal with bashers? I honestly just ignore them. Pero hindi natin maiiwasan minsan na they really get into our nerves. Hindi natin yun maiiwasan. Pag dinibdib talaga natin, and I've been there, dinibdib ko yung mga bash nila. But later on, na-realize ko na they don't really matter. Ang nagmamatter lang talaga sa akin yung mga supporters ko. Of course, my family, you guys are my inspiration. Malays, and bashers will always be there. I mean, hindi talaga yun sila nawawala sa buhay mo. Meron talaga mga bashers sa buhay natin. I mean, kung wala sila, walang spice yung ating buhay. Ganon. Pero, hindi ko na sila minamind kasi wala. Wala naman sila. Hindi naman nila tatayos na, diba? So, puna natin ipilit. And we can't please everyone. Yun yung lagi sinasabi din ng mama ko. Hindi lahat ng gagawin mo magugustuhan ng mga tao. Hindi lahat ng sasabihin mo mag-a-agree ang mga tao. You cannot please everyone. As long as you are being yourself and wala kang tinatapak ang tao, then just go on with your life. And thank you so much to those people pala, especially mga Malays, allies, who are still supporting me up until this very day. Maraming salamat po. I really appreciate each one of you. And yun, you are my inspiration. Love ya! Next is Dave Abelio. If wala ka nahimong vlogger, siguro ni vlogger karon para ni Musa siguro imong work karon. I think I would still be working in a bank kasi, excuse me, bago ako naging DJ noon sa Love Radio, tsaka naging host sa Ibulaga, tsaka banker ako sa isang bank dito sa Cebu. And to give you an idea, we find ways. So yun, siguro nasa bank pa rin ako. It pays good. Well, not as big as you expect. But okay na din. Maganda yung benefits. Tsaka kahit minsan nakaka-stress, na-enjoy ko naman yung work ko. So, pag hindi ako naging vlogger, siguro banker pa din ako. Next question, Carmela Case. How does it feel to be on TV? Sa totoo lang, sobrang saya, guys. Sobrang saya kung nagtatrabaho ako sa TV, sa Ibulaga. Kasi, syempre, nakikita ka ng lahat ng tao sa buong Pilipinas. Yung iba din, yung mga nasa abroad, through YouTube, nakikita nila, nagre-review sila ng mga episodes, mga previous episodes ng TV. Sobrang saya lang. And, dati nung nagtatrabaho ako sa Ibulaga, feeling ko hindi ako nagtatrabaho. Alam mo yun eh, nag-e-enjoy ako. I look forward to waking up every day knowing na iba't ibang tao yung mga kasalamuha mo, iba't ibang lugar yung napupuntahan mo sa Luzon. Nakapunta din kami sa Visayas. And, ayun, para siyang playground ko, guys. Sobrang saya yun. Para siyang, I get to be creative, I get to be myself, na kulitan lang sa TV, and syempre, nakakatrabaho mo yung mga malalaking artista, sina Bossing, sina Tito, Tito na, I have met him also, si Sir Joey, tapos si Bossing, sobrang babait po lahat ng mga tao din sa Ibulaga. As in, overwhelming lang talaga siya, and yun, nakakamiss din. Sobrang saya. Next is Isa Perez, what is your dream role? Yung dream role ko naman ay maging isang nanay sa isang play or sa movie. Lalang, gusto ko na may experience maging nanay. I mean, I have experience being a kontrabida and being girlfriend, maging extra,
na-experience ko na din. Maging isang butterfly na-experience ko na din since nag-theater na ako since 10 years old. Na-experience ko na din maging dancer, maging ano pa ba? Na-experience ko na din maging homewrecker. So, gusto ko rin ma-experience maging mom sa isang movie or play. Yan. From Charmaine Kua, what is your happiest memory? Sa totoo lang, ang dami kong happiest memories sa buhay ko. But, probably one of the most happiest or one of the happiest moments of my life was when we finally had our own house, which is this one where I am at right now, because we grew up with our titos sa sobrang liit na bahay sa syudad, sa city. Dun talaga kami lumaki. And noong 2016, when my mom decided na magtayo kami ng own house namin dito sa probinsya, because this is where they want to retire then with my papa. Sobrang saya ko noon. Ayun, alam mo yung unang tapak, unang kita ko sa bahay namin noon na parang, oh my God, we finally have our own house. Sobrang saya lang ng feeling. Kahit na dati hindi pa tapos, sobrang ang dami pang kulang. Actually, ngayon may kulang pa. And this year lang to na pinuturahan yung buong bahay namin. So imagine, 2016, 4 years after pa siya. So, inuunti-unti lang talaga namin. And at least we get to call this our own talaga. Yung bahay talaga namin. So, ayun, sobrang saya ko. Sobrang saya ko ng my own house na kami dito sa Alpoy. Next is from Cindy Sontiliano or Kina. Kung mabibigyan ka ng chance na makasama sa isang vlog ang idol mo, ang idol mong vlogger, sino ito at bakit? Siguro vlog din to, no? May idol akong vlogger. Siguro si Lloyd Cadena, kasi nakakatawa siya. Sobrang nakakatawa niya talagang tao. Very genuine at very entertaining yung mga videos niya. Very natural. Nakikita mo yung ano niya, itong pagkatao niya sa videos niya. And I've met him. I mean, we're friends. We know each other. Nagka-hangout na kami, pero we never really did a vlog together. So, if may chance lang na magkasama kami sa isang vlog, it would be Lloyd Cadena. Yun yung pangarap ko. So, Lloyd, baka naman. Pag may time. Next! From Samantha Claire Simeon Mansilungan. Ano po may papayo mo sa mga overthinker? Mga sis and orbs. Lahat tayo nag-overthink, diba? So, ako din, honestly, nahihirapan din ako minsan i-overcome yung pagiging overthinker ko. But, overthinking kasi is caused by fear. So, kapag natatakot tayo, minsan para tayo napaparalyze, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ayaw natin kumilos. At hindi natin alam kung anong gagawin natin. Natatakot tayo magkamali. But we have to remember that it is okay to commit mistakes, because there's no such thing as perfect process towards success. Madadapa at madadapa ka talaga ng ilang beses along the way, and it's how you handle or respond to those challenges. We need to put things into perspective. We just need to be positive and learn to be grateful din. I mean, andyan ka na, oh. Ang layo na ng narating mo. Diba? Ngayon ka pa ba gi-give up? Ngayon ka ba mag-overthink? Ngayon ka pa ba matatakot? And stop comparing your journey from someone else's. Kasi iba-iba tayo ng timeline. Iba-iba tayo ng diskarte sa buhay. Iba-iba tayo ng skills, diba? Do not be too hard on yourself. Ay, hindi ako kasing galing niya, hindi ako kasing smart niya, hindi ako kasing sexy niya, hindi ako kasing maganda niya, hindi ako kasing yaman niya. Parang dinadown kasi natin yung sarili natin. Huwag ganon. Always be positive. List down all the things that you want to achieve. Dahan-dahan lang. Again, do not be too hard on yourself. Just be positive and focus on the now, because we cannot control the future. Makokontrol lang natin yun through the things that we are doing right now. So, magiging epekto ng ating future ay yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. So, just do your best now. Stay positive and be great. So, that's
that's it for today, mga sis and orbs. Thank you so much for sending in all of your questions. I had fun answering them all. And I hope that you guys enjoyed this video. And I also hope na okay mo diha sa inyong mga panimalay. Stay safe and stay healthy. And observe proper social distancing. And just be healthy. See you soon, season orbs. Bye!